Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong October 27, 1954, itong si dating Pangulong Ramon Magsaysay ay pinalitan ng pangalan ng Republic Memorial Cemetery at ginawa niya itong libingan ng mga bayani. Ang libingan ng mga bayani ay matatagpuan sa Fort Bonifacio na dati rin tinatawag na Fort McKinley. Ang libingan na ito ay pinasimulan noong May 1947 bilang libingan ng mga Philippine military personnel mula private hanggang sa ranggong general na nagsilbi at lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sa paglaon ng panahon ay napagpasyahan din na gawin na lang itong libingan ng mga pangulo ng bansa, mga bayani, mga national artists at mga national scientists. Kabilang sa mga nakalibing dito ay ang mga Pilipinong sundalo na binawian ng buhay sa panahon ng kampanya ng Pilipinas at ng Liberation Forces noong World War II mula 1941 hanggang 1945. Samantalang ilan namang mga leader ng bansa na naihimlay dito ay sina dating Pangulong Elpidio Quirino, dating Pangulong Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal. Dito rin nakalibing sina dating ikalawang Pangulo na sina Salvador Laurel, ang mga general na sina Artemio Ricarte at Carlos Romulo. At si dating Pangulong Marcos, nakamakailan lang na ilibing dito. Ito ay matapos i-dismiss ng Korte Suprema ang petisyon sa pagtutol sa paglilibing sa kanya. Ginawa ang libingan ng mga bayani ang pangalan ng himlayan noong 1954. At 1967 naman, nang si dating Pangulong Marcos ay nag-issue naman ng isang Presidential Proclamation No. 208 kung saan ay nakasaad dito ang paglalaan ng 142 hektarya ng lupa sa Fort Bonifacio para nga maging bahagi ng libingan ng mga bayani. Kaya naman sa ngayon, ito ay lumaki ng gusto. Alam mo ba, nakunguugatin natin ang sinasabing Philippine folklore na isang katatakutan sa Balete Drive, kung saan ay meron daw nagpapakitang isang multong kaperosa o isang white lady na sinasabing nananakot daw sa mga nagdaraang taxi driver sa nasabing kalye. Dahil ang pinagsimulan daw nito ay isang legend kung saan ang babaeng nagmumulto raw ay isa raw teenager na babae na nasagasaan ng isang taxi at napatay sa kalagitnaan ng gabi. At ito raw ay inilibing sa vicinity lang ng nasabing lugar. Pero alam niyo ba, bukod sa kwentong ito ay meron pang dalawang kwento. Ang isang claim ay patungkol sa isang kwento ng isang estudyante raw ng University of the Philippines. Ito raw ay pinagsamantalahan at pinatay ng isang taxi driver. So taxi driver na naman. At ang kaluluwa raw nito ay nananatila sa lugar at hindi raw matahimik dahil hinahanap raw nito ang pumatay sa kanya at balak niya raw itong gantihan. Kaya naman mga taxi driver ang nagiging target. Samantalang ikatlong version naman ay meron daw isang babae na nakatira sa isang ancestral mansion sa kahabaan ng Balete Drive. At siya raw ay pinagmalupitan at napaslang ng kanyang sariling mga kamag-anak. At katulad ng ikalawang kwento ay nananatili rin daw ang kaluluwa nito sa lugar. Ito'y para maghiganti at maghasik ng katatakutan. Hanggang sa isang ulat ang lumabas noong 1953 na ang mga kwento pa lang ito patungkol sa Balete Drive ay gawa-gawa lamang pala ng isang reporter. Ang Balete Drive ay matatagpuan sa Quezon City at ipinangalan ng lugar sa nasabing puno rin, ang punong balete. At noong 2005, dahil nga sa ginawang katatakutan ng lugar, isang Quezon City barangay official ang nag-propose na gamitin na lamang ang pamosong urban legend sa lugar. Ito'y para maka-attract ng turismo. Kaya naman ginawa nilang magdaos dito ng mga Halloween parties. At pagdating naman sa pop culture, ang kalye ay na-featured sa 1988 film na Hiwaga sa Balete Drive. At naging impluensya rin ito ng anime series na 13 ng Netflix. Alam mo ba na ang Museo ng Maynila ay ang dating Army and Navy Club ng mga Amerikano noong panahon na nasakop nila tayo? Kung saan dito nila ipinagdiriwang ang kanilang mga kasiyahan
at mga mahalagang okasyon. Nang sabi-sabi, bawal pa nga raw makapasok ang mga Pilipino rito, maging ang dating Pangulong si Manuel Quezon. Ang museo ay matatagpuan sa South Boulevard, malapit sa Quirino Grandstand sa Luneta. At ito ay pinasimulan ng dating mayor ng Maynila na si Mayor Alfredo Lim. Kung saan ang naging layunin nito ay makalikha ng sentro para ipromote ang pinagmulan at mga kasaysayan ng mga Manileños. Samantala, noong panahon nga ng mga Amerikano, ang grupo ng Manila Army and Navy Club na naitatag noong 1898 ay itinayo nga ang nasabing edepisyo noong 1902 bilang bahagi rin ng urban plan nitong si Daniel Burnham sa Manila. Ang Museo ng Maynila ay nagho-host ng mga exhibition sa late 19th at 20th century na mga picture postcards ng ating bansa. Alam mo ba na isa sa mga naging cast members ng Netflix Korean thriller na All of Us Are Dead ay isang Pilipino at siya ay si Noreen Joyce Guerra. Siya ay gumanap bilang isa sa mga classmates ng isa sa mga main stars na si Yoo In-soo. Ito ay sa Yosan High School, ang naging ground zero ng zombie attack ng All of Us Are Dead. Sa recent interview ng pep.ph kay Noreen, ayon sa kanya mismo ay marami ng mga series at pelikula sa Korea kung saan siya napabilang bilang part-time or extra roles. At ito raw ay umaabot na ng halos 90. Kabilang dito ang mga ipinalabas din sa Netflix na Extracurricular, My Name at ang iba pang mga naging popular tulad ng Hospital Playlist, Our Beloved Summer at Ang The King. Itong si Noreen ay nagmula sa Rojas City sa Capiz. Dati siyang nagtrabaho rin sa Korean Culture Center sa ating bansa. At dito niya nakilala ang ilang mga Korean na nasa entertainment industry. Dahil dito ay hindi rin naglaon ay naging assistant stage director pa siya at naging translator sa mga fashion show events at mga movies at drama awards. Hanggang sa kunin na nga siya bilang artista dahil mukha rin naman siyang Koreana talaga. At ayon din kay Noreen ay sobrang naging masaya siya na naging bahagi siya ng isa sa pinakapopular na zombie series sa panahon natin sa ngayon. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!